Nasa kabilang linya ho natin ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basas. Magandang umaga po, Sir Benjo. Yes, good morning po, Sir Drew. DSSL niya. Ngayon, kung hindi talaga kami aalisin dito, we have presented two options, no? Okay. One is, no, i-upgrade kami from salary grade 11 to salary grade 15. Mm-hmm. Yan yung maraming versions ngayon, ano po, no? O kaya, magbigay, no, nung additional compensation na 10,000 across the board. Nasa kabilang linya ho natin ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basas. Magandang umaga po, Sir Benjo. Yes, good morning po, Sir Drew. Opo, ano ho ba ang mga naging activities kahapon, Sir Benjo? Actually, iba-iba po, no? Marami po, eh, no? Meron tayong mga localized, no? Ng mga celebrations. Mm-hmm. Mm-hmm. Mas mga ganun po, no, yung ginawa. And then merong isang nationally initiated, no, ng DepEd din sa ABRA, kung saan dumalo yung ating kalihimat vice president, ano po. Mm-hmm. Pero dito po sa ground, no, talagang kanikanya, in fact ako ay nagpunta sa dalawang school kahapon, may invitation. Hindi pa rin natatapos yan, Sir Drew, hanggang ngayon, no? Meron pa rin pala. Kasi itong week na to, no, siguro para ma-maximize, no, ay kasi gitna yung Wednesday, eh. So hanggang bukas nga, no, in fact meron pa. Mm-hmm. Anyway, tapos may mga ilan din, ano, ng mga teacher din, ano, na nagsagawa naman ng mga pagkilos din sa Manila. Mm-hmm. So more or less, no, to celebrate or to commemorate the World Teachers Day po. Okay, na-address naman ho ba, Sir Benjo, yung ilan po ninyong mga panawagan, yung ilan pong mga concerns ninyo na mga teacher, lalo na po yung salary hike, salary increase po? Sa ngayon, hindi pa po, no? In fact, ang yun nga yung directly, no, sinabi ng ating kalihim Sara Duterte, no, na by itong ating salary increase ay talagang hindi pa to, ano, hindi pa to possible ngayon. Hindi pa stable, no? Oo. Eh, talagang directly sinabi niya na hindi, no? Kahit nung kami ay may nagkaroon ng pagkakataon para makausap siya, although virtual, yun din yung sinabi, no? Mm-hmm. So we're hoping, no, na anyway, by 2023 kasi, no, ina-expect pa naman natin na meron tayong last tranche, no, nung salary adjustment, no, mm-hmm, under salary standardization law. Mm-hmm. Pero sana sa 2024 ma-consider na ito, no? Hindi naman maaari, no, na habang buhay na lamang kami humihingi, no, at hindi sa amin ay binibigay, no. Nagkakaroon naman ng adjustment ng dagdag, no, pero kakaunti, no. Natatalo rin ng inflation yung ano dinaragdag. Speaking of inflation, tumaas ang bumilis ang inflation from 6.3% to 6.9%. At ang sahod ng mga guro, gaya nga na sinasabi nyo, napapag-iwanan na nung sahod ng mga law enforcer, mga sundalo, police, and other mga nurse or mga doktor, no? Pero bakit ganun ang sahod ng mga teacher, hindi na isabay doon sa iba pa hong mga nabanggit, Sir Benjo? Well, yun yung isa namin din po talaga, no, na hinaing, no, kasi nung pong mga nakaraan, by the way, itong siguro compared to nurses, no, and uniform, military uniform personnel, tatlo pong ano to. Nakailan na ba? Yung mga nurses po kasi maganda yung naging case nila, no. Okay. Dahil nung, when was that? I think 2002, no, na naipasa yung Nursing Act, no. Tapos may provision niya na dapat salary grade 15 sila. Ang entry level, hindi na sunod. No? For the longest, hindi yan na itatupad. No? Maliban itong, I think 2 years ago, no, nung ipinasa, no, nung nag-decision yung Supreme Court, no, in favor of the nurses. Kaya, yun po, no, medyo ibang batas po ito, eh, no. Samantalang ito naman po, no, itong sa military uniform personnel, I think noong 2018, ano, tumaas sila ng gusto. Yan yung sinasabi ni President Duterte that time na doblado. Mm-hmm. No? Doble talaga yung mga
mapababang positions na po ay 100% no, tumaas yung kanilang sweldo. No. Itong problema dito sa, so ibig sabihin na Sir Drulo, dalawang grupo yan, nurses, no, they have their own salary scheme, and military uniform personnel no, na mayroon ding sarili nilang salary scheme. Mm-hmm. Pero yung teachers ay kasama no, doon sa tinatawag po natin ano, na salary standardization law, which is general law, no, covering all the civilian employees no, of in government service, no, so except for nurses, yan po no, ang nangyari dyan. And some other ano pa, some other exemptions like GOCs and GFIs, no, so yun yung mga hindi kasali doon, pero ang teacher kasali, no, kaya hindi po yun yung dahilan kung bakit sinasabing naiiwan yung sahod ng mga teacher, no. Wala kaming sariling legislation, okay, no, for our okay. salary. So kailangan nyo na sarili. Yes, sir. At magkano na ba ang entry level ng teacher sa private public, rather? Sa ngayon po a little less than 25,500, no. Ganyan po. Yan po yung basic salary po ng entry level natin. Okay. Kailan ba huling nagkaroon ng salary increase sa hanay ho ng sa education sector ho natin, Sir Benjo? Again, Sir Drew, no, hindi siya specialized. Hindi, no? Siya, okay. So, hindi siya nakahiwalay, no. So sa mga government employees, civilian government employees po, no. Noon po ano, noon po 2020 yung huling batas, opo. No? So, pero yan yung SSL 5 no, na under President Duterte, no, SSL po. No? Dahil simula pa naman ni President Aquino, Cory Aquino, no, meron tayong SSL, ina-adjust lang po yan, ang ina-adjust ng mga sumunod na mga presidente. Kaya nga, SSL 5 na ang tawag ngayon dito. So, medyo maliit lang rin yan, ano, around 6,500 po na increase, no, to be divided in four tranches, no. Kaya 2020, 2021 ay yung taon na ito, at saka next year, yun yung sinasabi ko po, no, last tranche, no. So, we're still waiting for something like 1,600 po, no, na increase, no, by 2023. At yun na po, yun na yung fully implemented na yung SSL 5. Itong problema sa mga SSL, simula panahon ni President Aquino po hanggang ngayon, panayhulugan po yan, no? Mm. Ang bago increase ng 6,000, no? Gagawing hulug-hulugan yan ng 4 tranches, no? Pinakamalit dyan nung panahon ni President Noynoy Aquino, no? Around 2,200, pinati pa yan sa 4 din, no? Tranches. Ginawang ano, hulugan, ha? Parang... Parang 5-6. Opo, Sir Benjo, kumusta ho yung mga isinusulong naman po na panukala sa Kongreso? Ano na ho ang update? Baka naman ho merong mga kahit paano, umuusad naman ho yung hirit ho ninyo. Sa ngayon, talagang hindi na yan uubra eh. No? Dahil, una, wala naman dun sa National Expenditure Program ng gobyerno, no? Wala sa budget ng DepEd. Ang meron lang, no, tungkol dyan sa salary, eh, yun nga, yung binabagdik ko po na last tranche, no, nung salary. Yun lang ang pag-asa nyo? Yun lang po talaga ang meron. No? Tapos, marami na mamalukala, eh, no? Maraming... Maraming mga isinusulog dito, eh, oh. Mm-hmm. Mula Kamara hanggang Senado, merong mga isinusulong na panukalang batas para si Senator, nagkakamali, Senator Joel Villanueva, meron din panukala, dagdag benepisyo, dagdag allowance sa mga teacher. Actually po, ang dami po niyan, ano, in both houses of Congress, halos lahat naman ng senador din, yeah, meron kami kanyang version, ano. Pero ang hindi po namin makita, saan ito papunta, no? Hindi namin makita. Of course, I wouldn't want to question the sincerity of the lawmakers, ano po. Pero sana, kung talagang gusto natin ito, hindi naman yung filing, yung final act, no, of legislation, di ba? Actually, that's the first, no? Pag na-file mo na, tapos ginagamit na nung, with due respect, no, ginagamit na nung iba ito, no, doon sa kanilang quote-unquote, pamumulitika. Ako, nag-file ng bill na ganito. Gusto kong patasin. In fact, ito ang aking bill, no?
medyo malungkot naman po, no? Kasi ang sukatan po, kung sincere dyan ng isang mambabatas, may kita natin yan. Ano? Umiikot ba siya sa kanyang mga constituents, di ba? Mm-hmm. May patawag ba ng public hearing ang appropriate committee sa kanilang kapulungan, ano? Inilaban ba niya yan, ano? Pinaliwalag ba niya yan doon sa mga tao, sa media, no? Sumama ba siya sa at least pagkilos ng mga sektor, mm-hmm, no, na recipient supposedly nito, no? Pag hindi niya, hindi sabihin, baka naman hindi naman talaga sincere, baka kailangan lang magpasa, no? Masabi na isa sa pinakamasipag sa Kamara o sa Senado, parang at the expense of the teachers, the teachers, or actually, no? Mm-hmm. Opo, expecting, no, that something will happen, no, after that filing po. Okay. So, ano ho ba ang hinihingi nyo? Magkano ho ba ang hinihingi nyo na dagdag sahod, Sir Benjo? Yung sabi natin, starting level. Doon po sa aming pakiusap, no, na ipinasa sa ating mga mambabatas, yung 13-point agenda, no? Unang-una doon, syempre, yung salary increase, no? Mm-hmm. Sabi namin, at least, since nakapile na yung salary grade 15, no? Na panukala na mag-entry level, okay kami doon. No? Mm-hmm. Pero gayunpaman, kung hindi aayusin, no? Kung hindi magiging, ano, kung, Sir Drew, siguro ito, ang issue kasi dyan, dahil nga kasali kami sa SSL, no? Medyo complicated dyan. Kasi mm-hmm, much as possible, ayaw sana namin na kasali dyan. Gusto namin humiwalay because we have the Magna Carta for Public School Teachers. So dapat yung scheme, mm-hmm, opo, nagagamitin. No? Although, ang problema namin sa Magna Carta, wala siyang sinasabi na ito, mm-hmm, yung sweldo ng teacher. Walang malinaw na ano eh. Oo. Oh, yeah, opo. Ang sineset nyo ng criteria. Mm-hmm. No? So, ngayon, naisama kami dito sa general law, no, which is the SSL niya. Ngayon, kung hindi talaga kami aalisin dito, we have presented two options, no? Okay. One is, no, i-upgrade kami from salary grade 11 to salary grade 15. Mm-hmm. Yan yung maraming versions ngayon, ano po, no? O kaya, magbigay, no, nung additional compensation na 10,000 across the board on top of the salaries, no, of all public sector, no, education workers, mm-hmm, yun po yung dalawa, no, kasi mm-hmm, ang sinasabi naman sa amin dati diyan, pag inangat sa salary grade 15 ang teacher, no, eh lahat tataas, no, I mean yung teacher 1 halimbawa, matik yun dapat naman. Domino effect yun, eh. Opo, which is true din naman, kaya nga sabi namin, sige, kung problema ninyo yan, di ba, magkakaroon ng distortion, mm-hmm, etc., di ba, eh bigyan nyo lang kami ng additional compensation, mm, no, na 10,000 across the board. At pinasa na to ng Senado, ha, nung I think nung 2008, mm-hmm, pinasa ito ng Senado. No, that concept, no, hindi lang to naipasa sa lower house, no. Mm-hmm. Pero I mean possible, no, possible na itong aming hinihingi ay may legal and historical and moral basis. Mm, at least meron kayong back up, di ho ba? Mm-hmm. Yeah. So ano ho ang last na lang bago namin ho kayo bitawan, Sir Benjo, ano ho ang inyong ho panawagan sa atin ho mga guro, sa atin ho mga mambabata, sa atin ho mga na tao ho sa gobyerno, mga yan, kay Secretary at Vice President VP Inday Sara. Sabi po, maasa, no, na magbabago pa yung isip ng ating kalihim at Vice President, ano po, no, na ikukonsidera pa din naman. So, alam naman namin na hindi naman trabaho ng Deputy Secretary ang magbigay ng aumento sa sweldo, pero napakalaki, no, nung tulong, no, para dun sa push na tinatawag, no, kasi if the Deputy Secretary, no, would support, no, yes, this cause of our teachers, syempre yung mga mambabatas din ay sino naman sila, no, para sabihin na hindi yan kakayanin, eh, kung Deputy Secretary na mismo ang nagsasabi. And take note, no, our Deputy Secretary is also the Vice President. Yeah. Mm-hmm. So, and our Vice President is Madam Sara Duterte, no? Who is of course known as an influential political figure, 'di ba? Eh, hindi ako nagkakamali, sabi ng mga nakakausap ko, siya daw yung
influential sa paglukluk ng dalawa ng mga former House Speakers. Ibig sabihin, totoo man po yan o hindi, no? Ibig sabihin, there is that perception, no? Okay. That our secretary is powerful and influential enough, no, to convince, no, the both houses of Congress, no, to immediately enact this ito pong proposal. Ano po? So yun, okay, yung aming panawagan. Sana po, no, sa mga teacher naman, siyempre huwag tayo magsawa, no, hindi man nabibigo man tayo, 'di ba? At one point alam naman natin, no, na magtatagumpay din naman tayo. Dire-diretso lang pag tayo sumuko, no, dito sa pagtuturo, maraming challenges na, pero kailangan kasi natin itong gawin, ano, dito sa, para sa ating mga bata, para sa ating future. Okay. Para sa edukasyon at karunungan ng sambay ang mga mag-aaral natin. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Benjo Basa, sa inyo pong oras. Happy Teachers Month. Ganda umaga. Salamat po. Salamat, salamat. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.